The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they saw him, they worshipped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang solemnidad ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesus o Ascension. Ano ba ang ascension kumpara sa resurrection? Usually, napapagkamlan natin o parehas lang kapag sinabing resurrection, yun na rin ang ascension. So, alam natin ang resurrection ay muling pagkabuhay. Ang ascension ay pag-akyat sa langit. Kailan ba nangyari ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesus pagkatapos na siya ay mamatay? Ang unang pagbasa ang nagbibigay sa atin ng idea na ang pag-akyat ng ating Panginoong Jesus sa langit ay nangyari pagkatapos ng 40 araw. Katulad ng ating narinig, "He presented himself alive to them by many proofs after he had suffered, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God." Iyon po ang narinig natin sa unang pagbasa. Sa Ebanghelyo ni San Juan o Gospel of John, walang nabanggit na ascension. Maliban sa chapter 20 verse 17, kung saan ang sabi niya kay Mary of Magdala, "Do not hold on to me. You see, I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father." Sa Ebanghelyo naman ni San Lucas, kaagad pagkatapos ng resurrection, nangyari ang pag-akyat sa langit. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, ito ay nangyari pagkatapos ng pagpapakita niya sa mga alagad. Ngayon, ang narinig natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, walang nabanggit na ascension. Ang pagbasa ay ang huling pagpapakita niya sa mga alagad. Kaya masasabi natin na maaring pagkatapos nito, siya ay umakyat sa langit. Ano ba ang itinuturo ng ascension? Sinasabi lamang sa atin
na ang ating final destiny is not in this world. Where He is, we shall follow. Kaya tayo ay mga manlalakbay dito sa lupa. Manlalakbay dahil meron tayong patutunguhan at iyon ay ang makapiling ang Diyos sa kanyang kaharian. Iyan ang ating ultimate goal. Ang buhay natin ay useless kung hindi natin marating ito. Ang buhay natin dito sa mundo ay temporary lamang. Ito ay isang paghahanda patungo sa Kanya. At ito ang katotohanan na palagay ko ay walang kokontra. Kaya pinapaalala sa atin na sayang naman kung maging pabaya tayo sa ating buhay at hindi makapiling ang Diyos pagdating ng araw. Maraming mga Kristiyano ang nabubuhay sa gusto nila imbes na mamuhay ayon sa pagtuturo ng Panginoon. Ang 40 araw sa unang pagbasa ay maaaring symbolic. Sa unang pagbasa, nangyari ang ascension pagkatapos ng pagpapakita at pagbibigay ng instruction sa loob ng 40 araw. Nabanggit pa rito ang pangalan ni Juan Bautista. Ipinababatid sa atin ang kahalagahan ng paghahanda. Paghahanda ng mga alagad para sa bagong panahon. Ito ay pagkatapos ng ascension para sa pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng bansa. Kaya nanatili muna siya ng 40 araw bago umakyat sa langit. Alam natin na napakahalaga ang paghahanda para sa ikatatagumpay ng lahat ng ating gawain o commitment. Kahit sa sundalo o pagsusundalo, para mayakap ng lubos ang karangalan ng uniforme, kailangan ang magandang paghahanda. Kahit sa anumang gagawin, napakahalaga ang paghahanda. Ganun din sa pag-aasawa. Dahil ang pag-aasawa ay hindi basta-basta. Ang bumuo at magpatakbo ng pamilya ay kailangan ang magandang paghahanda. Kung gaano inihanda ni Juan Bautista ang pagdating ni Jesus kasama ang pagtira ni Jesus sa ilang ng 40 araw ay ganun din na 40 araw na inihanda ng muling nabuhay na Kristo ang kanyang mga alagad sa kanilang misyon. Sa kanyang kamatayan ay naglaho si Jesus bilang tao. Pero iniwan niya ang kanyang misyon sa kanyang mga alagad na siya namang iniwan sa simbahan. Ang misyon na ipahayag ang mabuting balita at dalhin ang lahat sa Panginoong Diyos. Kaya ang ating misyon ay hindi lamang ang sarili nating kaligtasan, kundi ang kaligtasan ng lahat. Tayo na ngayon ang gaganap sa misyon na ito at kailangan ang aktibo nating partisipasyon. Sa ating pagganap, alalahanin natin ang binitawan ng Panginoong Jesus sa huling pangungusap ng pagbasa ng Ebanghelyo. Narinig natin, "And behold, I am with you always until the end of the age."
napakagandang o napakasarap na assurance na wala man ang Panginoong Jesus, hindi nangangahulugan na iniwan tayo ng Diyos. Kung sa pagsasalaysay sa Lumang Tipan o Old Testament na naranasan ang Diyos bilang Ama, sa Bagong Tipan ay dumating at naranasan natin ang Diyos bilang anak sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon na lumisan ang anak, patuloy nating nararanasan ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So hindi tayo iniwan ng Diyos. Inaasahan sa atin ang ating buong tapang at tapat na pagganap sa nabanggit na misyon na iniwan sa simbahan, ang ating misyon. At alalahanin natin ang sinabi ng dalawang anghel sa huling bahagi ng unang pagbasa, "Men of Galilee, why are you standing there looking at the sky?" Inaanyayahan tayo not to be idle and do nothing. Huwag kayong nakatingala sa langit at walang ginagawa. Kumilos tayo. At bilang dagdag, ang quotation from Edmund Burke, ang sabi, "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."